magluluto tayong maha blanca. So, ito ang ating mga ingredients. Meron po tayong apat na agata. Ito po yung aking sukatan. 4 cups po itong ating gata. Tapos, isang evap. Tapos, meron po tayong condense. At, tayong sweet corn. Whole corn po ito. Yan po, may sabaw po siya. Tapos, ang ating dinikdik na mani. Kasi, hahaluan ko po siya. Tapos, meron din po, po tayong pan-toppings na mani na akin pong sinala. Tapos, meron po tayong 2 cups na ito din po ang aking sukatan ng aking cornstarch. Hatiin po natin ang ating gata. Hatiin po muna. Ayan po. Gawin po muna natin. Tapos, magpapainit na po tayo ng kawali ng ating paglulutuan ng ating maha blanca. So, friend, itong aking lutuan is isang taon pa lang po ang anak ko. So, ngayon ang anak ko ay binata na po. So, siguro mga almost 15 years na po ito ang aking lutuan. Tapos, slightly used. Ganito na po siya nung binili ko. Slightly used po. Adlib lang po si Lola. Ayan. Tapos, ito po sa aming tirahan. Eh, matagal na po kami nakatira dito. So, syempre, yung ating mga ano dyan, nalagay ng basura. Madumi pong tingnan. Ayan po, makikita niyo po yan. Yan lang naman po kasi matagal na po ako dito. Masyado pong malapot ang ating dapat po walang buo-buo dito sa ating cornstarch. Luin po natin mabuti. Nang kawali. Atin na pong ilagay ang ating gata. Okay muna. Okay. Masyadong mainit. Friend, dinagdagan ko po ng kalahati. So, 4.5 cup ng ating gata. Atin pong halo ang ating cornstarch sa ating gata. Lulunod na po natin ang ating evap milk. Ayan po. At saka po ang ating condensed milk. Muffer natin pong hahaluin. Hinalo ko na po ang evap na isang lata. At saka 1 can po na condensed. Kulang pa po sa tamis. Dadagdagan ko po siya ng 1/4 cup na white sugar. So, titikman po natin, friend, kung tama lang ang kanyang tamis. Medyo ko lang pa po, so lalagdagan natin siya. Sinukat ko na po ito. White sugar na 1/4 cup. Haluin muna natin siya. Tutunawin natin ang asukal. Ang akin namang pag-vlog na pagluluto ay pangtanggal lang po ng stress. Shoutout sa akin mga friend dyan. Pasensya na kayo ha. Now naman. Pantanggal lang po ng stress ito. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin na paisa-isa. Dala-dalawa po sa inyong comment. Ang papasalamat po ako. Maraming salamat po. So na friend, atin po ilalagay ang ating sweet corn. At ang ating mani. So ito po yung dinurog ko kasi po aking ginamitan ng blender. Tapos durog na durog po. So sinala ko po siya. Yun po ang panlagay ko sa toppings mamaya. Tapos may mga buo-buo ng konti. Mas masarap po siguro. Akin lang po yun. Original po lang po yun na ganun style. So atin po ilalagay. Kasama na po ang aking kasama ko na po ang kanyang sabaw. Ganit po natin ang ating mani. Luin po natin. Yan, pag kumulo po ito, atin na pong ilagay. Hinalo na. Kailangan tino po. Medium heat lang po mga friend. Ayan, kumulo na po siya. So, nagluto po kasi ako ng curry kagabi. Nag-yellow po ang aking sandok. Nag-request po ang anak ko. So, atin pong ilalagay ng paunti-unti ang ating cornstarch. So, 1 condensed milk and 1/4 cup na sugar. White sugar. So, haluin po natin. Tapos, ang ating apoy is medium heat lang po siya. Tapos, ibababa po natin siya sa low heat po, mga friend. Napakadali na pong lutuin ang maha blanca, mga kaibigan. I-low heat po natin, mga friend. I-low heat ko na po. Napakarami nito para sa akin po. So, po, ibibigay ko po sa aking kapitbahay.
May Pilipina din po kasi akong kapitbahay dito. Ganyan lang po. May ilalim niya mga friend. Ayan. Ibig sabihin, okay na po yan. Okay na po siya. Yung ganyan. Hindi na po dumidikit yung kanyang ilalim. Okay na po yan. Luto na po yan. Patayin na natin ang apoy. Ilipat na po natin siya sa ating lagayan. Tapos, atin pong palalamigin. Ayan po, ang ating lagayan, mga friend. Mga kaibigan, mahilig magluto dyan. Natapos na po ang ating pagluto ng ating mahablangka. Ayan, papalamigin po natin siya. Tapos, lalagyan po natin siya ng toppings. So, depende na po sa inyo kung ano pong gusto niyo toppings na ilalagay. Kung gusto niyo ng latik or cheese or mani. So, ako, mas prefer ko po na peaches at kalahating mani. Yan po. Kalahati lang po. Ibubudbud ko yan dyan. Yan po. So, yan po ang aking sinala na mani. Napakabango po. Ang sarap pong, parang sarap ng tikman. Okay na rin po siguro. Lagyan na natin yan para okay na po. So, ito mga friend, yung kalahati naman, isalagyan po natin siya na dito naman po ang cheese. Ayan na po ang ating mahablangka. Mani at saka cheese po ang ating toppings. So, hatiin na po yan. Yan lang po. Yan na friend ang ating mahablangka. Bye.